Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muling yung sangkay na si Sangkay Lons. Muling nagbabalik. Kumusta, 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 kumusta kayong lahat. Nawawala na ng hininga si Sangkay. Mapa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo. So mega, mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna, Kalingap Rab, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs, mega, mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ay, nako, ang buhay nga naman, mga sangkay. So, ngayong araw na ito, pag-usapan natin itong ano, itong tungkol sa kay Bopil pa rin, no, sa pagiging chairwoman niya ng kay GK, no? Kalingap Gatekeepers, no? Dito sa aking thumbnail, mababasa ninyo dyan na meron tayong may ibig sabihin dyan, no? Inaumpisa na si Bopil na batikosin. Alam natin kung sino yung mga taong babatikos dito sa kanya. Alam natin na yung mga taong ito yung mga taong sila yung tatamaan talaga. Once na nagkakaroon tayo ng ano, ng grupo, nagkakaroon si Kuya Val na nakikreate si Kuya Val ng grupo na panangga or laban para sa mga taong may masasamang balak sa Kalingap, no. Dito nakita natin na nag-live si ano, si Kabayo kahapon, tapos sinundan naman ng pagla-live ni Payaso at tinira talaga ito si ano, si Bopil, no. Ito'y pagpapatunay lamang na yung mga taong ito yung mga tao na talagang sila yung tatamaan pagka meron tayong ganito. Tanong, bakit kailangan nilang batikusin? No? Bakit sa tuwing merong grupo na kinikreate si Kuya Val, bakit kailangan nilang batikusin ito? Anong dahilan? Anong purpose? No? Hindi ba pwede na sila'y manahimik na lamang? Gumawa ng sariling content nila, gumawa ng mga tao na karapat dapat na tulungan, hindi yung pakikialaman yung ginagawa ng Kalingap, di ba? Sana walang gulo kung ganito, no, kung ganito yung setup. Kung yung grupo nila gagawa ng para sa sarili nila, hahayaan nila itong Kalingap na ito, bakit ba? Bakit kailangan ano? Bakit kailangan kontrahin laging Kalingap, no? Ito yung malaking tanong, napakalaking question ito para sa kanila. Na kung kayo ay gusto ninyong tumulong sa kapwa ninyo, kung gusto ninyong makagawa ng kabutihan para sa kapwa ninyo, gumawa kayo ng sarili ninyo. Huwag niyong pakialaman ang grupo ng may grupo, no? Ito'y isang ano, pagpapatunay na hindi sila mabubuhay hanggat hindi sila didikit sa Kalingap. Hindi maganda yung mga pinagsasabi sa kay Bopil, no, dito ni Payaso, na talagang halatang inggit. May inggit sa katawan, no. Alisin natin ang mga inggit natin sa katawan, no. Gumawa total, meron kayong grupo, may sarili kayong mga sponsors, gumawa kayo ng sarili ninyo. Maging malaya ang bawat isa, no. Palayain ninyo ang sarili ninyo. Palayain ninyo sa ang sarili ninyo sa inggit. Huwag kayong mamuhay sa inggit sa kapwa ninyo, no? Ito yung ano, umpisa pa lamang ito. Alam ko umpisa pa lamang ito kaya sabi ko mag-ready ka, Bopil. Umpisa pa lamang ito ng kanilang pangbubuli sa iyo. Umpisa pa lamang ito sa pagbabatikos sa iyo. Marami pa ito, sunod-sunod, susunod-sunod rin ka nito. Dahil ikaw yung nasa posisyon. Kung matatandaan natin, nung ako'y naging presidente ng Karepa, sinunod-sunod nila ako. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, ilan sila na mga bumabatikos sa akin noon. Talagang pilit nila akong dinudurog. Durog na durog ako noong mga panahon na yon. Sa tuwing wala na silang maibabato, wala na silang maipanlalaban dito sa Kalingap, sa Karepa noon, sa akin, gumagawa sila ng paraan, gumagawa sila ng butas para makagawa ng paraan na, masira ka, nasirain ka. Sinira nila ako. Pinasok nila ang personal na buhay ko, no? Napasok man nila 'yon, yung personal na buhay ko, pero hindi sila nagtagumpay sa kanilang ibinabalak tungkol sa akin, laban sa akin. So ito ngayon si Bopil. Kaya ang sabi ko, Bopil, mag-ready ka.
warning ito, umpisa pa lamang yan, na ikaw ay babanatan ng babanatan ng mga yan. Once na wala nang mailabas yan na pambanat sa'yo, humanda ka, personal na buhay mo na naman ang kakalkalin ng mga yan. So dapat maging ready tayo sa lahat ng mga bagay. Ito yung sinasabi ko kanina, na bakit hindi nyo palayain ang sarili ninyo. Gumawa kayo ng sarili ninyong, may grupo, may mga grupo na kayo, gumawa kayo ng sarili ninyong landas, no? Huwag niyong tahakin ang landas na tinatahak ng kalingap. Tahakin ninyo ang landas na inyong ginagawa, no? Gumawa kayo ng sariling landas ninyo, sariling daan, sariling patwok, sariling karsada na dadaanan ninyo, no? Huwag ninyong daanan itong karsadang ito na ginawa ng ano, ng kalingap ni Kuya Val, no? Kumbaga sa ano, ito yung rights of way namin, no, na tinatahak namin. Gumawa kayo ng rights of way naman ninyo. Kaya yung aking pakiusap sana, no, tigilan, pwede naman makipagbangayan. So, walang problema kasi normal po yan na babatikosin ninyo yung tao, kung sinong taong babatikosan ninyo. Pero hanggang doon lamang. Makipagribatal hanggang doon lamang, pero wag po pakialaman ang personal na buhay ng mga tao. Kasi talo kayo dito. Magiging kitang-kita na kayo ang talo dito kasi lumilihis kayo. Lumilihis kayo sa usapan. Kung ribatal, ribatal lang. No? Kung content, content lang. Content, content lang tayo. Wag pang himasukan ang buhay ng may buhay. No? Naging silbing aral ito sa akin, sa ginawa nila sa akin, no? Na sinakyan nila, pinakaalaman nila yung buhay ko, kinalkal nila kung anong buhay meron ako. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na talagang ginabayan ako, na hindi ako pinabayaan. At ang aking dasal dito sa kay Bopil, no, na sana maging matatag si Bopil, maging matibay, maging wise sa kanyang mga pagsasagot, at sana gabayan siya ng Panginoon. Huwag kang magpapakakampante, laging tumawag sa Panginoon, nagabayan ka palagi. Kasi yan yung naging sandalan ko noon, nung ako yung kanilang binabatikos, kanilang dinudurog. At isang sekreto na napaka-effective para sa akin, yung hindi sila pansinin. Yung kanilang mga ginagawang content sa akin, hindi ko pinapanood para hindi ako maapektuhan. Para hindi ko alam kung ano yung mga pinagsasabi nila laban sa akin. Nalalaman ko na lamang po yun dahil sa may mga followers ako na nag-screenshots sinesend sa akin. So, nalalaman ko, content ako nila. Pero yung pakinggan ko, yung panoorin ko, yung kanilang mga videos, laban sa akin, hindi. Kasi isa yun sa makakapagpahina sa atin, no? Yan yung napaka, number one, na sekreto, no? Na deadmahin. Ito yung advice ko kay Bopil. Matuto kang mang deadma sa mga taong nang babatikos sa iyo. So, sana ang aking dasal, no, na maging matagumpay itong KGK na grupo na itinayo ni Kuya Val. Kung ano man ang purpose dito ni Kuya Val, na bakit siya nagtayo nito, na nandoon kami sa loob ng GC na ito, hindi pa natin alam sa ngayon. No? Sana ito'y ikabubuti, sana ito ay magiging ikaayos lalo ng kalingap. Sa ngayon, alam natin na ang kalingap ay napakatahimik ngayon. Nagiging magulo lang naman talaga ang kalingap once na pinapasukan ng iba. Ang kalingap, ang grupo ay sulid. Walang inggitan, walang samaan ng loob, walang kung ano-anong mga chika sa loob. Kundi yung mga problema lamang ay nanggagaling sa labas. No? Nanggagaling sa ibang grupo. No? Na sana, yun yung aking panawagan sa grupong yan. Na sana, no? Gumawa kayo ng sariling daan ninyo. Gumawa kayo ng sarili ninyong tatahakin. Gumawa kayo ng sarili ninyong tutulungan ng mga taong karapat dapat natulungan. Huwag yung mga tao na nandito na meron ng taong nakahawak dyan. Huwag yung pakikialaman yung grupo ng may grupo, no? So ito lang yung aking reaction tungkol dito, no, sa kay Bopil, na siya ngayon ang nagiging usap-usapan, siya ang nagiging content ng kabilang grupo, inuumpisan siyang i-bully, inuumpisan siyang gawan ng kung ano-anong mga kasiraan laban sa kay Bopil, maging matatag ka Bopil, no? So maraming salamat mga sangkay sa panonood dito sa aking reaction video na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay, no?
So, kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mang kinaroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam!